So ngayon ngang umagang ito ay meron tayong apat na topic na pag-uusapan natin. Unang-una dyan ang ating kababayan na itong si Kai Soto dahil ni-report neto ni Sham Saranya na si Kai Soto daw ay magsasign sa isang team sa National Basketball League sa Australia. At susunod nating topic ay itong si Kevin Durant at ang kanyang nilike na tweet na against kay Steph Curry. At susunod naman, ito nga si Zion Williamson at ang kanyang pinakabagong signature shoe na tinatawag na Zion 1. At sa panghuling topic naman natin, pag-uusapan natin itong si James Harden at ang kanyang injury dahil madedelay nga na naman daw siya. So para nga sa ating pangunang balita ngayon, ito nga si Kai Soto. Nireport niya ni Sham Saranya, sabi niya, Kai Soto, a 7'2 prospect from the Philippines, is signing a multi-year deal with the Adelaide 36ers of the National Basketball League. Sinabi niya rin, Soto, who joined G League Ignite roster this season, will be NBA draft eligible starting 2022. So ang team nga nasasaligan nito ni Kai Soto ay isang professional team sa Australia. Ang tawag nga ay Adelaide 36ers. So dito rin naglaro si LaMelo Ball bago nga siya mapunta sa NBA. Naglaro siya sa Illawarra Hawks. At dito nga nakita ng scout ang kanyang tunay na potential dahil mga professional ang kalaban niya dito, mga matatanda na, may mga experience na nga sa basketball. At ngayon nga, ito namang si Kai Soto ang sasabak sa liga na ito. At sabi rin na he is signing a multi-year deal, meaning hindi lang siya isang taon doon. Baka doon na siya mag-develop at mag-ready nga para sa NBA draft dahil sa 2022 daw, pwede na siyang pumasok. Kung gusto niya, pwede namang hindi pa siya pumasok sa 2022 kung sa tingin niya mas okay na pumasok sa 2023 kapag fully developed na nga siya at ang kanyang skill set at mataas ang kanyang posisyon sa NBA draft. So congratulations para dito kay Kai Soto dahil meron na nga siyang liga na paglalaroan at para mapakita niya rin kung ano bang skill set niya at gano'ng nga siya kagaling. At para nga doon sa ating KD topic o yung Kevin Durant, ay alam naman natin at kilala na itong si Kevin Durant ay laging nagre-reply sa mga fans kapag tinatrash talk siya. At sa Twitter nga ito nagaganap, laging nagre-reply si Kevin Durant tuwing siya ay tinatrash talk or tinitroll ng mga NBA fans. At alam na rin siguro ng lahat na itong si Kevin Durant ay may burner account niya or dummy account nga para makapag-reply siya sa mga troll nang hindi niya ginagamit yung kanyang main account na verified. At ngayong araw nga ay mukhang nakalimutan nito ni Kevin Durant na magpalit ng account dahil nga nahuli nga siya ng mga fans na nilalike niya ang isang tweet at ginamit niya ang kanyang verified account o yung account niya talaga, yung main account na ngayon ay maraming followers. Nahuli nga siya na nilike niya ang isang tweet na nagsasabi, Kevin Durant was better than Steph Curry both those years. Yung naglaro sila, yung nanalo sila ng championship noong 2017 at 2018. Everybody knows it bro, don't try and kid yourself. Curry needed another MVP and 3 All-Stars to get the job done. So yan nga, nahuling nilike ni Kevin Durant. So obviously, nag-a-agree siya sa tweet na yon dahil nilike niya. At nahuli nga siya ng mga fans at na-screenshot niya ito. So siguro nakalimutan nga ni KD na palitan nga yung account niya dun sa kanyang burner account. Ayan, nahuli tuloy siya na ganyan ang kanyang naiisip na mas magaling nga siya kay Steph Curry dun nanalo sila ng championship. Well, technically dahil nanalo siya ng finals MVP ng championship years nila na yon, mas magaling siya kay Steph Curry. Pero ang hindi niya lang nagawa ay dalhin nga ang kanyang team sa NBA Finals at manalo ng championship, yung kagaya nung ginawa ni Steph Curry noong 2015. Diba nga itong si KD ay natalo nga against sa Warriors noong 2016, kaya nga sumali nga siya dito at yon, nanalo sila ng dalawang championship. So agree ata si KD na mas magaling nga siya kay Steph Curry. Kaya ba guys, sa tingin nyo ba, tama ba ang tweet ng isang fan na ito na mas magaling nga ito si Kevin Durant kaysa kay Steph Curry nung panahon na yon nung nanalo sila ng championship? Comment down below. At ito naman, sa next topic natin, itong si Zion Williamson ay nilabas na nga ang kanyang signature shoe mula sa Jordan brand. Tinawag nga itong Zion 1. Ito, panoorin nyo ang mga litrato. Nagagandahan ba kayo or napapangilan kayo? Comment down below. At kung hindi nga ako nagkakamali at tama ang aking naisip, si Zion Williamson ang pinakabatang NBA player na magkaroon nga ng signature shoe na nasa NBA. Kung hindi ako rin nagkakamali, si Kyrie Irving nga dati yon. Dahil halos third year niya pa lang sa NBA ay meron na nga siya. Ito namang si Zion Williamson, second year niya pa lang sa NBA at meron na nga siyang signature shoe. So congratulations para kay Zion Williamson sa kanyang pinakabagong Zion 1. At para naman sa ating next balita, itong si James Harden ay mukhang matatagalan
pa nga dahil nga sa kanyang hamstring injury. Nung nakaraan nga ay binalita na itong si James Harden ay mawawala ng approximately 10 days at i-re-evaluate nga siya. Pero sabi nga sa report ng pagkatapos ng 10 days na yon na itong si James Harden ay nagkaroon daw ng setback and will remain out indefinitely nga daw. So hindi pa siguradong kung kailan nga babalik itong si James Harden matapos ang maranasan niya itong setback na ito. So hindi nyo nga alam, ang meaning nga ng setback ay parang delay or parang reverse progress. Yung na-progress mo na ay nabalik ka na naman, meaning maaring na re-injured nga ni James Harden ang kanyang hamstring sa kanyang pagre-rehab. Sabi nga rin ni Steve Nash na itong si James Harden daw ay maaari na nga daw sa playoffs makabalik or sooner. Aabang na lang natin ang susunod pang mga update dito kay James Harden. So yun nga guys, para sa ating mga topic at mga balita ngayong araw, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.